Hi guys, it's me again, Lorio, and welcome back to my channel! Welcome back guys, and for today, mag-mukbang na naman tayo. Mukbang again! So, kasama na naman natin si Jen. As you can see, ang ganda ng setup natin today. Thank you ulit kay Raquel na pinahiram naman tayo ng ilaw ngayon. Ilaw naman, nung nakaraan camera yung pinahiram niya. Tapos, pinahiram din niya tayo ng recorder. Kasi, nakita niyo naman yung last time na ginamit namin ni Jen. Hindi talaga siya pang mukbang, so hindi siya advisable gamitin pang mukbang. Pero siguro, recording for the audio, ganun, or kanta, yun, pwede siya. And, bukod sa mukbang, guys, may prepare ako na who's most likely girlfriend, boyfriend edition. So, hindi alam ni Jel yun kasi kinuha ko lang din online. Mas more on kakain kami kasi gutom na kami talaga ni Jel. Sobrang... Naunahan na tayo ng langgam. Oo, naunahan na kami ng langgam. Hindi kami kumain kanina talaga. Inipo na namin sa dinner para busog-lusog kami. Meron tayong Jolly Spaghetti. Meron tayong Jolly Spaghetti. May fries. Yung fries medyo, soggy na. And of course, coffee float na natunaw na dahil kanina pa to. And then, meron tayong chicken. Meron din tayo. Peach mango pie, ang favorite namin din. Meron kaming gravy. Meron din kaming burger steak, guys. Hati na lang kami din. Grabe si Jen, hindi ba lang ako kinuha anong kutsara at saka tinigod? Para ako meron na. Chicken. Here's a bite of chicken. Kakainin ako. Hindi ako kainin ako na kainin. Dapat may card tayo eh. Pero nakalimutan ko rin gumawa. Anyway, turo na lang. Who's most likely to forget something important? Sino pa ba? Ako. Lagi. Minsan nga nakakalimutan ko na mansari na pala namin. Hindi ko nakakalimutan na mansari namin ng every third of the month. Pero nakakalimutan ko na, mansari na pala natin. Bukod pa lagi, dun. Ano sa? Lagi ko nakakalimut ng gamit. Oo. Talaga kailangan, bago ako malis ng bahay, mini-make sure ko kung ano yung mga dadalhin ko siya. Kahit nakalista na siya, minsan may nakakalimutan pa rin ako. Most likely to fall while walking. Si Jel. Huh? Ano fall? Katipalok. Tapilok. Ikaw? Katapilok siya kahapon, guys. Hindi kayo. Kakalimun mo sa akin, kakatingin mo kung... Hindi. Sa sinyelas ko lang yun. Makapal kasi yung sinyelas ko. Yep. Who's most likely to be the most popular person in school? Si Jel. Sikat yun yung high school. Sila. Di kami magkabatchib. Ano pa kasi ako, baby pa ako nung Kapal. High school. Guys, meron pala kaming balak na episode ni Jel. Actually, medyo matagal na namin pinaplano. Matagal ko nang ini-intro sa kanya na gawin namin. Oo, ako nag-intro sa'yo. Ah, so naan. Hindi ko matandaan.
sinuggest niya actually. I think good content siya kasi favorite naming magpunta sa mga kainan na mag-explore ng mga ng mga bagong kainan. So why not gawin na lang namin siyang content? At napag-isipan namin ni Jel na gawin na siya. Kaya lagi niyo siya nakikita sa mukbang ko kasi soon sa mga resto naman kami or mga cafes na bagong bukas, yun yung itatry namin at ipapakita namin sa inyo kung have o wale. Pwede kayong mag-suggest sa amin ng mga newly opened restaurants or kahit hindi newly opened. Basta sa tingin nyo na okay na kainan, suggest nyo. Tapos pupunta namin, Jel. Tatawagin namin siyang outdoor mukbang. Parang mga ganun yung concept niya. Outdoor Kanto mukbang. Kanto mukbang. Meron kasi kaming isang content, guys, na hindi na-upload. Dapat bago yun nito. Samgyup yun. Hindi namin na-upload kasi hindi naka-focus yung camera sa amin. So, sorry. Okay naman siya. For 199, yung samgyup na napunta namin. Okay na siya for the price. Sulit na siya for the price. Pero ang nagastos talaga namin ni Jill, ayan, papakita ko na lang yung clips na kumakain kami sa labas. Ang nagastos namin dun is nasa 349 each. Kasi meron na siyang Annie beef. Bukod sa plain, may marinated beef. Saka side and dishes. Bukod sa side dishes, Annie cheese na rin siya. So yung 349 mo, sulit na talaga. Ang name ng Samgyup house na yun ay Samgyup 199. Good for the price na. Eto, insert namin yung ratings namin dito. Kasi may mga kasama kami, sasama ko na lang din. So guys, kamusta? I-rate natin yung Samgyup 199. Out of 10. Ikaw muna, Myron. Ako, 8.5. Kasi masyadong mataba yung pork. Pero yung beef, okay, at saka yung sides. Yung lasa ng pork, standard siya. Yung mga murang samgyup, good for 199. Sa akin, 8 out of 10. Sarap eh. Ba't hindi 10 out of 10? Hindi ko masyadong na-enjoy yung pork kasi walang lasa. Tapos yung beef, dun ko mas na-enjoy. Wait lang, ako maghahawak. Yeah, girl. So, ang aking verdict ay 8 over 10 din. Kasi yung ibang beef, medyo matigas. Worth it naman sa ano niya, sa price niya. Siguro 7.5 pa. Yung pork, parang halos puro taba. Hindi ko sure kung dyan lang sa branch na yan o nataon lang na puro ganun yung slice na napunta sa amin. Marbles lang, mas gusto ko kasi yung marble na ano, yung matamis. Matamis. Para pang tanggal ng umay. Kasi madalas yun, kinakain ko pag ano, nauumay na para mas marami ng kinakain. Pero worth it naman siya sa ganung price. Para sa akin, siguro 7 out of 10 sa mga side dishes. Tinikman ko yung toge. Pag solo mo lang siya titikman, hindi mo siya ihahalo sa ibang ano. Hindi ko bet, medyo mapait siya. Hindi ko magets yung lasa niya. Hindi ko alam kung ano yung nilagay nilang seasoning doon. Pero hindi siya masarap kapag kinain mo lang siya. Tinikman mo lang siya ng solo. Pero pag hinalo mo siya sa samgyup, hindi mo na siya malalasahan. Tapos yung cucumber, okay sa akin yun. Masarap siya. Cucumber. Tanggal umay. Sa mga natikman nila namin mga samgyup ni Jen, okay naman siya. Masarap yung mga seasoned meats nila. Masarap naman. Marami kaming nakain, lalo na sa beef. Medyo maliit yung place, pero yung mga servers, yung mga nag-a-attend sa needs mo, mabilis silang mag-respond. So, good sa akin yun. Quality service sila. Parang wala na sila yung beef. Oo, oh, nakakamiss siyang garlic pepper beef. Mm-hmm. Yung kay Bamboo. Alam niyo guys, yung sinabi ni Jollibee na bida ang saya, hindi siya nagkamali. Kasi ang sarap talaga ng Jollibee. Jollibee is the best. Pero, number one pa rin yung KFC. Bakit hindi tayo nag-KFC yun? Kasi nag-Jollibee kami. Ako Jollibee, sa'yo KFC. Hindi ako naniniwala. Alam niyo guys, first date namin ni Jen, KFC is life. Kasi Jolly ako nagsend this na birthday niya. Paborito kasi yung KFC. Iba pa din yung amoy ng kilalotong fried chicken ng Jollibee pag nadadaanan mo, mas nakakagutom mo siya. Tara! Harap. Who is most likely to take care of other person while sick? Ako. Kasi hindi mo pa naman ako nakikita na ano. Na?
Nagkasakit. Nakita na kita? Yung ano natin? Yung nilalagnat. Yung siya kasi, naalagaan ko na siya eh. Pero hindi mo naman ako inalagaan. Ako inalagaan kita nang nagkasakit. Nilalagaan mo ako. Mataas yung lagnat niya, no? Who's most likely to get annoyed over small things? Ikaw. Si Jelion, mabilis siya mairita. Ikaw nga yun, sabi mo, di ba? O, di pareha. Sabi mo lang kanina. Pareha na lang, para walang away. Who's most likely to be impatient? Ako. Ako din. O, pares kami. Ako din eh, yun yung binabago ko na, ano, I'm so impatient. And yun yung tinatry kong ibaguhin sa sarili ko. So, impatient? Who's most likely to complain about things? Ikaw. Kasi ako nagre-rant kay Jen. Huwag nga lang i-rant ako. Kay Jen ako nagre-rant. Who's most likely to be sweet? Ako. Ikaw. Sweet ka ba? Hindi, sweet si Jen. Eh, matatagal kami pag yun sweet. Sweet ako pag tulog. Kasi ako kalini ako, guys. Pagka feeling ko hindi ako napapansin ng konti, feeling ko din yan ako love. Hindi mo na ako love. Hindi mo na ako love. Who's most likely to be nice? Mm. Me. Kasi mukha siyang suplado, guys. Pag nakita niyo siya sa personal, mukha lang siyang suplado. Pero most... Hindi naman ako nangangagat. Hindi siya nangangagat, pero suplado siya. Suplado si Jel. Who's most likely to buy things they don't need? Hindi ah. Polo. Grabe yun. Hindi ah. Guro dati, pero hindi na. Oh, dati. Ikaw pa rin. Ako dati, pa siguripot ako eh. Hindi ako mabilis sa gamit. Dati yun. Dun lang. Yun lang yung mga questions, guys. Ching! Lit. Favorite. Peach mango pie. Who's most likely nagsistart ng away? Ano pa ba? Hindi ako. Sino pa ba? Si Jen. Ano pa ba? Hindi. Kami mga babae, hindi kami sinapopak. Walang dahilan. Kahit walang ginagawa? May nagagawa kayo, kaya kami naiinis. At yung mukha ba kaming timang na maiinis kami, wala kayong ginagawa? Siyempre meron. Malay ko sa'yo. Hindi lang kayo aware. That's it for today's mukbang. Thank you so much for watching, guys. Na-enjoy namin ang aming Jollibee mukbang. If ever may suggestions kayo for our next mukbang, kindly please comment below para mabasa namin and matry namin ni Jel. At abangan nyo yung aming gagawing series ng mukbang, guys. Yung mag-ano kami, resto hopping. Kanto series. Ah, pwede! Kanto serye! Hopefully, maayos na namin siya soon. Abangan nyo kasi pinaplano na namin ni Jel. Yun na nga guys, nabusog kami. Sana kumakain din kayo habang kami ay inyong pinapanood para lahat tayo ay busog. Again guys, we are road to 3K. Road to 3K na tayo guys. Please do like and share this video. And also, pag umabot tayo ng 3K, dahil favorite namin ang number 3, magpapag-giveaway kami ni Jen! Yes. Comment nyo rin kung ano yung gusto nyong sa tingin nyo na magandang ipag-giveaway. Nag-one year na pala tayo noong May 27. Hindi ako nakapag-vlog. Hindi ko rin nabati yung sarili ko. Naalala ko lang nung tinanong ako ni Jel, kailan ba yung anniversary mo? Tapos naalala ko, May 27 nga pala. Happy anniversary to us, guys! Oh my God, naka one year na tayo sa YouTube. So stay tuned, guys. Malapit na tayo mag-3K. As in, konting kembot na lang. Tatlong tumbling na lang. Tatlong tumbling na lang. And thank you, please comment kayo sa baba. I'll see you on my next one. Thank you for watching! Bye!